Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas na kasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Peace! So, nandito na naman tayo para pag-usapan ang isang paksang tungkol sa pangkalusugan. At this time, babalik tayo sa usapan natin tungkol sa contraception, ang mga paraan para makaiwas sa pagbubuntis. At this time, pag-uusapan natin at magpo-focus tayo sa withdrawal method para sa pag-iwas sa pagbubuntis. Ang coitus interruptus, ito ay ang tinatawag na withdrawal. Ito ay isang pamamaraan, isang tradisyon na pamamaraan para sa pagpaplano ng pamilya, kung saan ang ari ng lalaki ay hinuhugot o tinatanggal bago pa siya labasan para tuluyang maiwasan ang pagpasok ng similya o ang tamod ng lalaki sa ari ng babae. At sa ganitong pamamaraan, maiiwasan ang pagtatagpo ng sperm at ng egg, kung saan maiiwasan ang pagbubuntis dahil walang sperm o walang tamod na makakapasok para ma-meet ang egg. So, walang pagbubuntis. Ang goal actually ng withdrawal na tinatawag ding paghugot or pulling out ay upang maiwasan ang pagpasok ng tamod sa ari ng babae. Actually, ito ay recorded na merong mga nangyayaring pagpalya or error kapag nagkakaroon ng withdrawal. Kaya nga merong mga nagsasabi na nagkaroon sa or ginamit nila ang withdrawal method pero nabuntis pa rin sila. At ito ay sinasabing 18 to 19% ang typical na error or failure ng withdrawal, na kung saan ito ay malapit halos sa 20%, diba? Kaya sinasabi na isa sa bawat 5 na mag-couple or ang babae na nakipagtalik na gumamit ng withdrawal ay nabuntis. So actually, dapat ito ay pinag-uusapan at dapat alamin ng mag-asawa or ng mag-couple kung ito ba talaga ay isang appropriate na method para sa kanila. So paano nga ba natin masasabi kung ito ay nababagay sa inyo bilang mag-partner? So tara, isa-isahin natin. Dapat ang couple ay desidido at magagawa ito ng effective, kung saan dapat ay nagkakasundo at alam nila kung paano ito dapat gawin. Appropriate din ang method na ito dahil kung merong mga religious concerns, kung saan hindi sila po pwedeng gumamit ng ibang mga contraceptive methods. O kaya baka naman yung mga mag-partner po pwede din ninyo itong gamitin, lalo na kung magkaroon ng bigla ang pagtatalik na hindi napaplano and then walang available na other contraceptive methods. Or maybe temporary method, kung saan baka mamaya yung next or yung due ninyo na gagamitin na contraceptive method ay hindi pa readily available. So ito yung po pwede ninyo na gamitin agad-agad. Or baka naman hindi kayo ganon ka-frequent na mag-asawa na nagtatalik. So, kung ititingnan ninyo, kailangan ba na maggamit ng ibang contraceptive methods or magkaroon na lang kayo ng withdrawal para hindi magkaroon ng pagbubuntis? Kasi kung madalang naman na ginagawa yung sexual act, diba? So, isa yon sa po pwede appropriate sa inyo ang paggamit nito. So, pag-usapan na naman natin kung ano yung mga usual na dapat ninyong i-consider sa paggamit ng coitus interruptus, withdrawal, pulling out, or kung ano pa ang tawag ninyo dito. Tara, pag-usapan natin at kailangan ninyong malaman kung ano ang mga concern sa paggamit ng withdrawal. So, dapat ang proper time withdrawal, kung saan dapat ay alam ng lalaki kung kailan talaga lalabas or magkakaroon ng ejaculation para agad-agad niya
na matatanggal ang ari niya para hindi siya labasan at kung sa ganon ay hindi magkakaroon ng pagbubuntis. Importante yon. Importante ang proper time ng paghugot. Tandaan, importante ang timing. Dahil hindi ka po pwedeng abutan ng kahit maliit lang na paglabas habang ikaw ay nandoon sa loob at nakipagtalik. Dapat mahugot mo agad yon. Kaya timing is important. Next, kailangan meron din kayong precaution bago pa kayo magkaroon ulit ng panibagong pakikipagtalik. So for example, meron kayong second round. Hindi naman mahaba ang pagitan, then kakalabas or nilabasan pa lang yung lalaki and then magkakaroon ulit kayo ng act. So dapat na gawin ninyo ay siguruhin malinis yung ari ng lalaki na umihi siya as much as possible para ma-clean at masigurado na walang extra semen or tamod dun sa kanyang ari at linisin ang kanyang ari bago pa kayo ulit magkaroon ng another sexual act. So, isunod na natin ang mga pros and cons ng paggamit ng withdrawal as contraceptive method. So, ano ang mga pros? Ano ang maganda at kalamangan ng withdrawal method? Isa-isahin natin. Unang-una, ito ay magagamit every time, at any time, everywhere. Hindi, ito ay magagamit every time. Hanggang gusto mong gamitin, pwede mo itong gamitin. Pwede din itong maging backup kung gumagamit ka ng ibang contraceptive methods. Pwede mo itong gawing parang extra, parang backup siya. Kung hindi ka sure minsan sa paggamit mo ng pills or baka meron kang issue or nag-aalangan ka, so pwede mong pills at the same time ay gamitan mo ng withdrawal. Next, ito ay libre and readily available. Wala itong chemical kasi hindi ito gamot, walang ini-spray, walang something, so no chemical. Wala din itong direct na risk sa health. Walang sinasabing side effects. Hindi kinakailangan ng prescription or pagkonsulta sa mga doktor kung paano gagamitin. Hindi rin ito nakakaapekto kung ang nanay ay nagbe-breastfeeding. So, yun yung mga sinasabi ng mga advantage, mga pros ng paggamit ng coitus interruptus or ng withdrawal. So, proceed tayo sa mga cons. Actually, yung withdrawal ay hindi masasabi na isang reliable or maaasahang birth control or contraception. At dapat ang mga babae ay merong complete trust, hindi trust condom, may kumpletong paniniwala sa kakayahan ng lalaki na magagawa niya ang act ng paghugot bago pa man labasan ang lalaki. Dahil ang problema, merong ibang mga lalaki na hindi nila alam na nagkakaroon na ng pre-ejaculation or kaunting paglabas ng kanilang tamod sa loob ng puwerta ng babae bago pa nila ito mailabas. At merong mga lalaki talaga na hindi nila minsan matimingan or mahirap para sa kanila na matimingan yung biglang paglabas ng kanilang ari para ma-release ang kanilang ejaculation sa labas ng puwerta. At the same time, itong withdrawal method ay hindi nakakapagbigay ng protection para sa mga sexually transmitted infection. Pero guys, dahil ito ay ginawa during that act lamang, kung nagbago ang isip mo at next week gusto mo na ulit magbuntis or next month gusto mo na ulit magbuntis, at anytime po pwede, just stop or ihinto lang ang paggamit ng withdrawal, okay? And pwede ka na ulit magbuntis. Unlike yung ibang ano, mga contraceptive methods, di ba? Kailangan mo pang maghintay ng weeks, kailangan mo pang maghintay ng months bago ka magkaroon ng kakayahan ulit na mabuntis. So itong withdrawal method, kung temporary lang yung gusto ninyo na hindi mabuntis for a certain time being lang, so pwede ninyo na ulit i-resume. So sa susunod, huwag na kayo mag-withdrawal kung gusto nyo na ulit magbuntis. So ito ay isa sa method na reversible. Dahil immediately, pwede ka na agad magbuntis kung hindi ka nag-withdrawal. So I think hanggang dito na lang muna guys ang ating discussion tungkol sa itong contraceptive methods na ito or birth control. Sana may natutunan kayo at sana naliwanagan kayo sa mga bagay-bagay. Salamat po sa mga sumusuporta sa inyo. Salamat po sa patuloy ninyong paniniwala at panonood ng mga videos. Maganda na po ang channel natin at meron na po tayong mga supporters. Sana po ay pagpapalala
patuloy niyo lang ang pag-support sa aking channel. For more health tips, for more health teachings, please mag-subscribe po kayo sa aking channel. I-like niyo po ang video nito. At kung meron po kayong mga questions or mga katanungan pa na gusto ninyong masagot, please comment down below. So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Thank you. Bye!